Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. Parte ang video na ito ng mahabang BTINserye tungkol sa law firm nakalusot sa korapsyon? Question mark yung dulo ha. Para mapanood ang buong video, pindutin ang link sa description o sa end screen. Ayan ulit yung disclaimer sa taas ha. Babala. Tinganinging. Naghain ng motion ang PCGG sa Sandigan Bayan para tanggapin ang pangatlong amended complaint. Ipapalit sa unang complaint. Paano ko isasalin yan? Pangatlong amended complaint. Binago para sa amended? Sinusugan? Paano naman yung complaint? Reklamo? Demanda? Eh, pwede namang magreklamo o magdemanda nang hindi umaabot sa korte. Demand letter halimbawa? Eh, kung kaso kaya? Pangatlong binagong kaso. Pero hindi naman bagong kaso ito eh. Hindi back to scratch, back to zero, back to square one. Hirap nang nasa wikang banyaga ang batas natin oh. Ipapaliwanag ko pa para lang magets sa sariling wika natin. Basta, naghain ang PCGG ng motion to admit third amended complaint at third amended complaint. Bakit hindi na lang diretso third amended complaint? Bakit kailangan may motion pa? Mag-subscribe, pindutin ang batingaw o bell, at mag-komento sa YT o sa Odysee page ng video na ito kung gusto niyo ng video na nagpapaliwanag niyan. Ayon sa third amended complaint sa civil case number 33F, hinati yung civil case number 33. Yung 33F ang mahalaga sa atin ngayon. Diumano, kasi bintang lang ang nasa complaint. Kailangan pang patunayan. Paano? Sa isang paglilites. Trial. General rule. Diumano, habang nanunungkulan si Ginoong Danding Cojuangco sa administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, nakalikom siya diumano ng mga ari-arian at pera na diumano malinaw na sobrang layo ang halaga sa kanyang mga sweldo, legal na kita at kita mula sa ari-ariang nakuha ayon sa batas. Diumano, matapos pagtibayin ang kanyang pagiging tunay na sipi, coconut king, tigil sipi, hari ng Nyog, na anli ang kapangyarihan pagdating sa Coco Levy funds. Nilunsad ni Ginoong Danding ang kanyang diumano pagsalakay sa halos lahat ng gawaing pangkabuhayan ng Pilipinas. Soft drink, agribusiness, oil mill, shipping, paggawaan ng semento, at tela. Diumano, sinamantala ni Ginoong Danding ang kanyang samahan, impluensya, at ugnayan, at kumilos ng labag sa batas kaisa ni na dating Pangulong Marcos, dating unang ginang Imelda Marcos, at iba pang mga nasasakdal na individual. Diumano. Ano ginawa nila diumano? Gumamit ng mga pakana at panlilin lang para payamanin diumano ang kanilang mga sarili laban sa nagsasakdal, ang Republika ng Pilipinas
na kinakatawa ng PCGG. Paano? Halimbawa, nang diumano, ginamit niya ang Kokolevi funds para bilhin ang karamihan sa mga maaaring bilhin outstanding na stock o sosyo sa San Miguel para kontrolin ang pinakamalaking kumpanya ng agribusiness, pagkain at inumin sa Pilipinas. Ibabalik ko na ba ang bigger than you think o may ilalaki pa ba? Paano daw ito ginawa ni Ginoong Danding ayon sa PCGG? Di umano, pinuhunan niya ang Kokolevi funds na kontrolado niya di umano. Pinuhunan niya ito sa iba't ibang gawain tulad ng mga negosyo ng San Miguel. Ang beer? Natoo ang pag-ibig mo? Pagkain? Packaging? At livestock? Pumasok di umano si Ginoong Danding sa San Miguel noong 1983 nang bilhin niya ang 20 milyong sosyo ni Enrique Sobel. Nagkakahalagang 49 milyong dolyar. 20% ng kumpanya. Sa taong ding yan, binili niya ang mga stock ng mga Soriano sa pamamagitan di umano ng serye ng mga komplikado at lihim na kasunduan. Sa kasunduan na yon, merong pagtitiwala ng karapatang bumoto o voting trust agreement. Di umano si Ginoong Andres Jr. o kanyang tagapagmana ang buboto bilang proxy o kinatawan sa mga stock na pag-aari nina Ginoong Soriano at Ginoong Cojuangco na sumasaklaw sa 30% ng mga sosyo sa San Miguel. Pinahihintulutan di umano ng mga kasunduang ito na panatilihin sa mga Soriano ang kontrol sa pamamalakad ng kumpanya sa loob ng 5 taon. Bilang kapalit di umano sa pamumuhunan ng San Miguel ng 45 milyong dolyar sa preferred shares, mga stock na walang karapatang bumoto, preferred shares sa UCPB, naging pangalawang chair si Soriano ng di umano bangko ng mga magnyunyog. Bilang di umano kapalit naman ng pamumuhunan ng Kokolevi funds sa San Miguel, naging pangalawang chair nito si Ginoong Danding. Dahil dyan, di umano, ginamit niya ang pribilehiyong italaga ang kanyang mga nominee, mga abogado, mga partner ng Akralo, sa halip na ang mga magnyunyog na nagpondo ng pagbili ng mga sosyo. Nabunyag ang di umano pakana ni Ginoong Danding na gamitin ang mga abogado, mga partner ng Akralo sa isang dokumentong pinirmahan niya noong 19 ng Pebrero 1983. Pinamagatan itong Principles and Framework of Mutual Cooperation and Assistance at di umano nagsilbing mga tuntunin sa pamamalakad ng San Miguel at sa pamamahagi ng mga stock na binili niya. Sumatotal, 33 milyong sosyo sa San Miguel ang di umano binili ni Cojuangco sa pamamagitan ng 14 na kumpanya na tagahawak o holding companies. Nasa screen ang listahan ng mga holding company. Pagmamay-ari naman
Diumano ang 14 na kumpanyang tagahawak ng 6 na CIIF companies. Nasa screen ulit ang listahan ng CIIF companies. Diumano, Sipe, Kabibe, Tigil Sipe, quote-unquote shell corporations lamang ang mga ito na pagmamay-ari ng pare-parehong mga stockholder, interlocking, na diumano umaming mga naminilang sila na wala silang tunay na interes sa mga sosyong nakapangalan sa kanila. Diumano ang mga apidabit o sinumpaang salaysay ng mga sumusunod na stockholder na mga abogado ng Akralo noong naging stockholder sila. Yan ang patunay na namini lamang sila. Sino yang sila? Attorney Jose C. Concepcion Nasakdal? Attorney Florentino M. Herrera III? Attorney Teresita J. Herbosa? Attorney Teodoro D. Regala Nasakdal? Attorney Victoria C. De Los Reyes? Attorney Manuel R. Rojas? Attorney Rogelio A. Vinluan Nasakdal? Attorney Eduardo U. Escueta Nasakdal? At Attorney Franklin M. Drilon. If I had a nickel for every time I have mentioned Senate Presidents in Emir's BTIN, /in hindsight, I'd have 2 nickels. That's not a lot, but it's funny that it happened twice. Hehe, i-AI nyo na lang para kaboses ni Doofenshmirtz. Binili diumano ni Ginoong Danding ang kabuuang 16,276,879 na stock ng San Miguel mula sa pangkat Ayala. Diumano, nilagay ang higit 2 milyon noon sa pangalan ng Meadowlark Plantations Incorporated at higit 4 milyon naman sa ngalan ng Primavera Farms Incorporated. Ayon sa mga artikulo ng pagbuo ng 3 korporasyon, diumano si Attorney Jose C. Concepcion ng Akralo, isa sa nasakdal, ang may-ari ng 99.6% ng mga sosyo. Diumano, gumawa rin siya ng 3 hiwalay na pahayag ng pagtitiwala at paglilipat ng pag-aaring stock subscription sa Primavera Farms Incorporated, Silverleaf Plantations Incorporated, San galing yan? At Meadowlark Plantations Incorporated na pabor kay, drumroll please, Blanco! Hindi nakalagay kung kanino pabor, diumano. Pag-aari rin diumano ng pare-parehong mga stockholder ang iba pang mga nasakdal na korporasyon. Diumano, mga abogado rin sa Akralo ang mga nagsilbing stockholder. At diumano, inamin nila na nominee lamang sila. Binuo ng mga abogado ng Akralo ang mga kumpanyang nakalista ngayon sa screen. Kontrolado naman diumano ang PCY Oil Manufacturing ng HYCO Incorporated at ang Metroplex Commodities Incorporated ng Ventures Securities Incorporated. Diumano, binuo ang HYCO Incorporated at Ventures Securities Incorporated ng mga abogado ng Akralo.
lumalabas na di umano mga abogado ng Akralo rin ang mga stockholder na bumuo sa karamihan ng iba pang mga nasakdal na korporasyon. Di umano, 1987 pa lang, inamin na nila habang nakapanumpa, under oath, na mga namini lamang sila. Pinondohan ang mga kumpanyang binuo ng Akralo para kay Ginoong Danding para makontrolang higit 60% ng mga sosyo sa San Miguel. Kaya nga may patawag ng boycott ng San Miguel bilang protesta sa resulta ng snap election. Pinondohan ang mga kumpanyang yan, di umano, ng mga institusyong nakadepende sa COCO levy. Halimbawa, UCPB, Unicom, United Coconut Planters Assurance Corporation, COCO Life. Ginamit di umano ni Ginoong Danding at ng mga abogado ng Akralo ang pondo mula sa 6 na malalaking coconut oil mill at 10 kumpanyang nagbebenta ng kopra para umutang sa UCPB at bilhin ang mga holding company, mga kabibe, di umano, at stock sa San Miguel. Di umano, ginamit ni Ginoong Danding ang 150 milyong dolyar mula sa COCO levy. Galing di umano ang buong halaga mula sa COCO levy. Ilan dyan, di umano, dumaan muna sa mga oil mill ng Unicom. Yung iba, diretso di umano mula sa UCPB. Matapos pumasok ni Ginoong Danding sa San Miguel, nagsimula itong makatanggap di umano ng mga pabor mula sa pamahalaang Marcos. Marcos Senior. Anong mga pabor? Mas mababang excise tax? Buwis sa beer? Natoo ang pag-ibig mo? Di umano. Di umano, kontrolado ni Ginoong Danding ang San Miguel mula 1983 hanggang patalsikin noong 1986 si Pangulong Marcos na nasakdal din sa kaso. Bukod kay Cojuangco, di umano, may interest din sa San Miguel ang mga kapwa na sakdal, ang Akralo at si Enrile. Oo, si Forever Juan Ponce Enrile na favorite ni Word of the Lord. Di umano, nagsabuatan sina Ginoong Danding at mga partner ng Akralo para buuin ang mga balangkas na pinansyal at korporasyon gamit ang at pinondohan ng COCO levy fund. Mga korporasyong gaya ng UCPB, Unicom, COCO Life, COCO Mart, CIC at higit 20 iba pa. Kabilang di umano ang pagbili sa mga sosyo o istak sa San Miguel at pagpapatatag o institusyonalisasyon ng monopolyo sa niyog sa pamamagitan ng mga direktiba ng Pangulo. Monopolyo. Isa lang. Wala nang iba. Sa pamamagitan di umano ng palihim na pamamaraan at pakana, insidious means and machinations. Naging may hawak ang Akra Investments Corporation, kumpanyang namumuhunan na wholly owned 100% di umano na pag-aari ng Akralo. Bakit hindi Akralo ang may hawak? Bakit Akra Investments Corporation na hiwalay na kumpanya? Dahil ba hindi negosyo ang
aboga siya, kundi isang propesyon kung saan serbisyo publiko at hindi pera ang nangunguna. Dahil ba hiwalay ang personalidad ng Akralo sa Akra Investments? Gaya ng pinag-usapan ko dati sa BPI video ko? Something amazing, I guess ba? Pero Diumano, Akra Investments ang naging tagahawak, holder, ng tinatayang, hindi tinatayang, 15 milyong sosyo na 3.3% ng kabuuang stock, total outstanding capital stock ng UCPB noong 31 ng Marso taong 1987. Diumano, pang 44 ang Akra Investments sa top 100 biggest shareholders ng UCPB. Samantala, ayon sa mga tala ng UCPB, malamang yung stock and transfer book, may hawak Diumano ng 3,744 shares si Edgardo J. Angara noong Pebrero 1984. Isa sa mga nasakdal sa kaso, Attorney Edgardo J. Angara. Angara ng buhay? Diumano, ang mga gawain ng mga nasakdal, nag-iisa man o sama-sama / kaisa, Diumano, lubhang pang-abuso yan ng opisyal na pwesto at otoridad. Gara palang paglabag sa pampublikong tiwala at tungkulin. Walang hiyang pagmamalabis ng karapatan at kapangyarihan. Hindi makatarungang pagpapayaman. Paglabag sa saligang batas at mga batas ng Republika ng Pilipinas. Nalubha at hindi mababawi ang pinsala sa nagsakdal. Ang Republika na kinakatawan ng PCGG at sa mga Pilipino. Diumano. I-like at i-share ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell. Mag-komento sa YT o Odysee page ng video na ito. Panoorin ang iba pang mga video ng Emir's BTIN. Baliktanaw / in hindsight. Suportahan ang channel sa Patreon, sa PayPal, o magbigay ng crypto. Salamat sa kapatid kong si G-G Arts para sa aking avatar. Tignan at suportahan ang kanyang mga gawa sa mga link sa description. Samahan ako sa Odysee. Nasa description din ang invite link. Salamat. Hanggang sa muli. At ingat.